Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat at isang malaking pagpala sa akin na maging kabahagi ng BBCC sa inyo pong Prayer and Fasting Week. At kahit po ako nandito sa Quezon City ay nakakasama ko kayo sa magitan ng mensaheng ito. At salamat po sa pag-imbita sa akin para makibahagi sa inyong gawain. Bago ho ako magsimula, may papakita lang ako sa inyong mga pictures. Ano ho kaya ang ginagawa nito? Anong ginagawa ng tao na yan sa ibabaw ng puno? Yan, anong ginagawa niyan? Ah, siguro ngayon alam niyo na kung paano, anong ginagawa nila. Tama po yan. No? Nandyan po sila kasi naghahanap sila ng signal. Kasi gusto nilang maka-connect doon sa kanilang gustong kausapin. Ano po? Ayan, kung saan sila nakakarating. At siguro nakikita niyo sa balita yung mga taong kung saan-saan yung mga batang nag-aaral, kung saan-saan po sila pumipwesto para lang magkaroon ng signal. Kasi ang hirap kumuha ng connection. Ano po? Well, ano niyo ba ang problema ho ng mga COVID-19 patients? Especially yung mga naka-isolate. Well, bukod ho sa hirap ng katawan, yun ho matinding kalungkutan dahil sila ay disconnectado sa kanilang pamilya. Di ho ba, pag naka-isolate, hindi sila pwedeng puntahan, hindi sila pwedeng lapitan, hindi nila pwedeng mayakap ang kanilang mga anak. At ito po ay isang malaking mahirap, mabigat na torture sa mga may sakit. Ano po? Well, dinisenyo kasi ng Diyos na ang tao, ang pamilya, mga kamag-anak, magkakaibigan, at mga miyembro ng iglesia ay maging konektado. At ito po yung katotohanan sa atin bilang mga nilalang ng Diyos. Sabi nga, no man is an island. At lalo po itong totoo sa atin, especially among Asians, di ba? Well, sa umaga pong ito, ang mensaheng ibinigay sa akin, I was assigned a message na ang title ay Konektado na kinuha po sa Juan 15:5. Usually, pag ang pinag-uusapan po ay John chapter 15, we talk about the fruit, no? Ang emphasis nito ay yung pamumunga, no? Pero ito hong isang verse na to, ang binigay sa aking emphasis is yung connections. Yung connection natin sa Diyos at yung connection natin sa iglesia. Sabi ho kasi sa 1:15:5, ako ang punong ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay magbubunga ng sagana. Sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, hindi kayo makagagawa ng anuman. Naalala ko po nung kami minsan pumunta sa Marinduque, ilang taon nakakaraan. Ang pastor po sa Maniwaya, yung pinuntahan natin nung National Assembly, si Pastor Ray, maliit pa yung kanyang anak noon. Siguro mga 4-5 taon. At nung kami dumating, tinawag niya at siyempre gusto niyang ipakita na yung anak niya ay meron ng memory verse. At halika, mag-recite ka ng text. At siyempre, bibo yung bata. Sigaw, sinisigaw niya. Juan 15:5, ako ang punong ubat. Bulol kasi. Ako ang punong ubat. Kayo ang mga tanga. So, tawanan ho kami ng tawa kami ng tawa. Masyadong malakas yung pagkasabi niya, kayo ang mga tanga. Anyway, ang gusto kong unang bigyan ng pansin, yung ating connection sa Diyos. Dalawang bagay po yung binigay sa akin. Ang ating connection sa Diyos at ang ating connection sa iglesia, no? Kung inyo pong titingnan, ito pong sulat na ito ay sa mga mananampalataya. Kaya tayo po ay konektado na sa Diyos, di ba? Kasi ang word na ginamit dito is ang nananatili sa akin at ako sa kanya. So, ibig sabihin, konektado na tayo. Nakakonekta na tayo sa Panginoon. Kasi sabi sa verse 3, kayo ay malinis na sa pamamagitan ng salita na sinalita ko sa inyo. Sabi po doon sa Efeso 1:13-14, sabi roon, sumampalataya rin kayo kay Kristo pagkarinig ninyo ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Sa kanya rin naman, pagkatapos ninyong sumampalataya, ay tinatakan kayo ng banal na espiritu na ipinangako. Ang banal na espiritu ang katiyakan ng ating mana hanggang sa pagtubos ng biniling pag-aari para sa kapurihan ng kanyang kaluwalhatian. Ako ko'y laking probinsya, naalala ko sa probinsya nung una. Dami ko nakikita. Pag sila'y bumili ng baka o kabayo, meron silang
pangtatak eh, yung binabaga nila na bakal, tapos idinidikit nila doon sa balat ng baka o sa balat ng kabayo, at yun po ay initial, no? Of course, masakit yun sa hayop. Pero yun po ay naghihilom at nakikita yung initial ng may-ari. So parang ganito yung sinasabi nito eh, tinatakan na tayo. So tayo ay sa Diyos na, konektado na tayo. Pagkasabi nyo nga sa katabi nyo, konektado ka na. Konektado ka na. Kumbaga sa SIM ka, sa cellphone, may SIM card ka na. Pero pakitanong yung katabi, may signal ka ba? May signal ka ba? Kasi kung wala, di wala rin. Ano po? So tayo ay konektado na sa Diyos. Pangalawa, yung ating connection sa Diyos, tayo ay dapat manatili sa ating connection. Tayo ay dapat manatili upang tayo ay mamunga. Sabi roon, maliwanag, ako ang punong ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay magbubunga ng sagana. Manatili sa akin, ang nananatili. Po. So ang tanong siguro sa atin, paano ba tayo mananatili para tayo ay mamunga? Ito ba ay sa pamamagitan ng pagbasa ng Biblia, pananalangin, at paglilingkod? Well, ang katotohanan po, ang pagbabasa ng Biblia ay lubhang napakamahalaga. Alam naman natin yan. Eh. Sabi sa Timoteo 3:16-17, kinasihan ng Diyos ang bawat kasulatan. Ang mga ito ay mapakikinabangan sa pagtuturo, pagsaway, sa pagtutuwid, sa pagsasanay sa katuwiran. Ito ang, ay upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na naihandang lubos sa mga mabubuting gawa. Juan 6:6-8 sabi po rito, kaya nga sinabi ni Jesus sa 12, nais din ba ninyong umalis? Sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Nasa iyo ang mga salita ng walang hanggang buhay. Ang salita ng Diyos ay salita ng walang hanggang buhay. Ang katotohanan, alam natin yon, walang paglago ng hiwalay sa salita ng Diyos. Hindi ho tayo pwedeng lumago sa ating spiritual na buhay, sa ating pananampalataya, nang wala ang salita ng Diyos. Sabi rito sa verse 7, kung kayo ay mananatili sa akin at ang aking mga salita ay manatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang ibigin at ito ay mangyayari sa inyo. Alam natin ang kahalagahan nun, napakamahalaga ng salita ng Diyos. Alam din natin ang kahalagahan ng pananalangin. Di ho ba? Siguro naman, alam natin na kung wala yung pananalangin, wala tayong, you know, anong saysay ng ating pagiging mananampalataya. Tinuruan tayo ng Panginoong Jesus kung paano manalangin, di ba? Ipinakita niya ang kanyang halimbawa. Ano ba yung halimbawa ng Panginoong Hesukristo? Of course, pag binasa natin ang Biblia, alam natin, bago pa man si Kristo sumabak sa gawain, sa ministeryo, anong ginawa niya? Nag-prayer and fasting siya for 40 days and 40 nights, di ba? Actually, pagkatapos nga nun, saka siya tinuksol ang demonyo, no? Eh, anak na yan ng Diyos, no? Yan ay Diyos mismo, pero pinakita ni Jesus ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos Ama. Ang pakikipag-ugnayan sa magitan ng panalangin. Tayo po ay inuutusang manalangin. Sabi niya, hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at ito ay mangyayari sa inyo. Sabi po sa Juan 16:24, sabi niya, hanggang ngayon ay wala pa kayong hiningi sa pangalan ko. Humingi kayo at tatanggap kayo upang malubos ang inyong kagalakan. Sabi sa Lucas 18:1, nagsabi si Jesus ng isang talinghaga sa kanila upang ipabatid sa kanila na kinakailangang manalangin lagi at huwag manghina. Roma 12:12, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. So napakahalaga ng pananalangin, ganun din ng paglilingkod. Mahalagang mahalaga ng isang mananampalataya ay nagpapatuloy at naglilingkod sa ating Diyos.
Binigyan niya tayo ng kaloob upang mapaglingkuran natin siya ng maayos at mapaglingkuran natin siya ng mabunga. Tayo ay tinatawag na mga lingkod ng Diyos. Di ba? Dolos, no? Theodolos, no? Lingkod ng Diyos. Roma 12:11, sabi roon, magpakasipag kayo at huwag kayong maging tamad. Ulitin nga natin, pakituro mo ngayon katabi mo, sabihin mo, magpakasipag kayo at huwag kayong maging tamad. Buong puso kayo maglingkod sa Panginoon. Pag tinuro mo yung katabi mo, ilang daliri ang nakaturo sa kanya? Isa, ilang nakaturo sa iyo? Tatlo, no, di ba? Oh, anyway, mahalaga ko yun. Mahalaga yung pagbabasa ng Biblia. Napakamahalaga. Napakamahalaga ng pananalangin. Napakamahalaga ng paglilingkod. Kaya lang, yung kung salitang pananatili, sa akin yung pananaw, ang pananatili ay usapin ng puso. Kaya dapat, puso ang nakapaloob. Anong ibig kong sabihin? Tatlong bagay ang gusto ko pong bigyan ng pansin. Yung una, yung pananampalataya, faith. Pangalawa, yung pag-ibig, love. At pangatlo, yung pagpapasakop, submission. Ngayon ko po yung pananampalataya. Ang atin pong relasyon sa Diyos ay hindi ayon sa ating ginagawa o hindi ginagawa. Ito ay ayon sa ginawa ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ibig sabihin, ang ibig ko pong sabihin, it's not what we do, it's what Christ has done on the cross. Our acceptance before God is not based on our doing, it is based on what Christ has done. Hindi ho nakasalalay sa atin, ito po yung nakasalalay sa ginawa ng Panginoon. Ang nag-ugnay sa atin, sa ating Panginoon, ay pananampalataya. Alam po natin yan. Nung tayo ho yung nanampalataya sa Panginoon at binigay natin ang buhay natin sa Kanya, tayo po ay dapat mabuhay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Kasi pag binasa niyo po lahat nung sa Hebreo 11, makikita na po natin doon, di ba? Yung mga great men of God, they lived by faith and in faith, di ba? Sila ho'y naging katanggap-tanggap dahil sa kanilang pananampalataya. Ang atin hong layunin sa buhay ay hindi ang perpektong makasunod sa utos ng Diyos kasi hindi naman natin kaya. Hindi ho kasi yun nakalimit sa 10 utos. Ang utos ho ng Diyos, bukod sa 10 ay meron pang mahigit 600. Eh, yun lang pag memorya ng kautusan na yan, paano mo magagawa? Hindi ho natin kaya. Sinubukan na ho yan ang mga Pariseo na sundin at maging katanggap-tanggap sa Diyos sa magitan ng kanilang pagsunod. Ano ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanila? Para kayong mga ulupong. Para kayong mga, ang tawag dito, nitso. Maganda kayo sa labas. Bulok kayo sa loob. Diba? Ang atin hong layunin at bithiin sa buhay ay maging kawangis ng Diyos sa magitan ng pananampalataya. Ang bunga ho na sinasabi dito ay hindi sa tingin ko ay primarily bunga ng banal na espiritu. Yun hong bunga ng espiritu ay bunga na nagpapahayag kay Kristo sa buhay natin. Paulit-ulit ang binanggit dito sa chapter 9, ilang beses ang binanggit yung salitang pag-ibig. Sa Galacia 5:22-23, alam natin yung nakalagay doon kung ano ba yung bunga ng Espiritu. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pagpipigil sa sarili. I think yan po yung bunga na binabanggit dito. Yan ang bunga na dapat nakikita sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo. At yan ay posible lamang sa pamamagitan ng pag-aalay ng ating buhay kay Kristo ng buong buo. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pamamagitan po ng pananampalataya. Pag ang buhay natin ay nakaangkla kay Kristo, ang pagsunod po ay kusang darating. Kusang darating.
If our goal in life is to trust Jesus in everything, hindi ho tayo lalayo sa Panginoon. Ano man yung pagmamahal? Sa Juan 21, tinanong ni Jesus si Pedro, tatlong beses, Pedro, mahal mo ba ako? Diba? Do you love me? Take care of my sheep. Take care of my sheep. Peter, do you love me? Diba? Sabi niya, feed my sheep. Peter, do you love me? You know, feed my lambs. So, take care of my sheep. Ano ang nakapaloob doon? Sinabi ni Jesus, pakainin, alagaan ang kanyang mga tupa. Ang tanong na ito ay tanong din sa atin, mahal ba natin si Jesus? Kasi kung mahal natin si Jesus, ito yung gustong mangyari ng Panginoon. Kaya lang ang tanong sa akin is, handa ba tayong magpakain ng mga tupa ng Panginoon? Kaya lang, paano natin sila pakakainin kung tayo mismo ay gutom sa salita ng Diyos? So in a sense, parang sinasabi, mahal mo ba ako? Kung mahal mo ako, you must be saturated by my presence, you must be saturated by me through my words. Dapat ikaw ay lunod doon sa presensya ko at sa presensya ng aking salita. Nang sa ganun, kung tayo po ay lunod doon sa salita ng Diyos, pwede tayo magpakain sa mga tupa ng Panginoon. Kung mahal natin si Jesus, ito po ay makikita sa ating buhay. Pakitanong ngayon katabi, mahal mo ba talaga si Jesus? Kung talagang mahal mo si Jesus, magkakaroon tayo ng pagnanasang makinig sa Kanya, basahin ang Kanyang salita, makaniig siya araw-araw. Di ho ba? Ang pagmamahal na yan ang magdadala sa atin upang nasain, napakinggan siya araw-araw o mayat-maya sa mamagitan ng Kanyang salita. Sabi ho sa awit, 119, talatang 11 hanggang 16, ang salita nyo ay iningatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Purihin kayo, Panginoon. Ituro nyo sa akin ang inyong mga tuntunin. Paulit-ulit kong sinasabi ang mga kutusang ibinigay ninyo. Nagagalak akong sumunod sa inyong mga katuruan. Higit pa sa kagalakang dulot ng mga kayamanan. Ang inyong mga tuntunin ay aking pinagbubulay-bulayan at iniisip kong mabuti ang inyong pamamaraan. Magagalak ako sa inyong mga tuntunin at ang inyong mga salita'y hindi ko lilimutin. Kung mahal po natin ang Diyos, ang mahal natin si Kristo, di ba? Nanasain natin na araw-araw mapakinggan siya, di ba? Di ho ba? Kung mahal natin ang Diyos, nanasain natin na tayo ay laging konektado sa Kanya. Para hong boyfriend and girlfriend, di ba? Yung relasyon na yan. Naalala nyo ho, nung si Pastor Winner ay wala pang girlfriend at wala pang asawa, di ba? Tapos alam niyo yung nangyari sa kanya nung siya ay nagka-girlfriend. Ano ho ang nakita niyong pagbabago? Abay, malaki ang pagbabago, di ba? Laging gusto ay paalis. Laging gusto ay papunta sa Laguna. Laging gusto ay may kausap sa telepono. Bakit? Kasi yun ho ay expression ng kanyang pagmamahal. Tama ba? Pastor Winner, tama ba? Ay siguro lalo na ngayon, di ba? Lalo na, ilang buwan na bang kasal si Pastor Winner at saka si Sen? Bago pa lang, di ba? Halos hindi yan maghihiwalay. Laging magkasama, laging konektado sa isa't isa. Di ba? Ganun ang nagmamahalan eh. Parang yung mga taong nakabitin sa puno, napansin nyo kanina yung aking pinakita, bakit sila halos iniinda nila yung risk, di ba? Delikado, baka sila mahulog, pero iniinda nila yun. Bakit? Gusto nila maging konektado sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga tinatawagan, nakabitin sa puno, naghahanap ng signal.
Of course, ang relasyon po ay two-way. Hindi lang ang Diyos ang mangungusap, tayo din ay makikipag-usap sa pamamagitan ng pananalangin. Alam natin yan. Kung mahal natin ang Diyos, lagi tayong lalapit sa Kanya. Kung mahal natin ang Diyos, katulad kay Kristo, ang Diyos ang magiging kalakasan natin. Konting kibot, nakikipag-usap sa Diyos. Konting kibot, nagpupuri sa Diyos, nagpapasalamat, naglalambing, humihiling, nagsusumbong. Ginagawa ho ba natin yan? Paano mo sasabihin sa Diyos na mahal mo siya kung wala kang oras sa Kanya? Basic, di ho ba? Misal, ito ho yung problema natin. Actually, ito yung problema sa mga maraming prayer meetings. Misan ito ko yung struggle ko sa mga iglesia, tatawag ng prayer meeting. And I hope this is not true with you. Pero kung yung prayer meeting ay 2 oras, yun hong sharing time, at yun hong kwentuhan ay 1 oras kalahati. Siyempre may praise and worship. So yung prayer time, 15 minutes na lang, 10 minutes na lang. Wala na kang oras sa prayer time, ang gusto pa ay sabay-sabay. Korean style, para maiksi lang yung panalangin. Parang wala yun hong tamis ng pananalangin. Di ho ba? I hope that is not true with you. And I thank God na kayo po ay may panahon ngayon na 1 linggo ng tuloy-tuloy ng pananalangin at pakikinig sa kanyang salita. Ang isa ko siguro ang bright side ng pandemic is this, no? Nung ho tayo nagkaroon ng pandemic, nag-organize tayo ng prayer chain. At sinabi natin, kung pwede, kung ano yung oras na slot sa'yo, kung 1 oras yan, yung buong oras na yan, gagamitin mo sa pananalangin. At ito po isang magandang experience sa ating lahat, no? Siguro yung iba, dito lang naka-experience na minsan 1 oras kalahati, talagang tuloy-tuloy yun ang pananalangin. Wala hong kwentuhan, walang sharing time, just prayer time. Totoong panalangin. Siguro, doon po ako natutuwa sa aking asawa. Kasi yung aking asawa, ang ministry talaga niya, aside from evangelism, is prayer. Ang aking asawa, pagdating ng 7 o'clock, hindi mo na groggy na yan. Talagang yan ay matutulog na yan. Hindi mo na mapipigilan yung kanyang antok. Bakit? Kasi ang normal ho niyang gising, alas 2, alas 2:30. Pagbangon ho niya ng alas 2, alas 2:30, mananalangin na yan, tuloy-tuloy na yan. Magbabasa ng salita ng Diyos, tuloy-tuloy na yan panalangin. Ako ho, usually, nagigising ako mga 3 o'clock. Sometimes before, pero sometimes 3 or 3:30. Of course, amin pong ginagawa is, siyempre, devotion muna bago ang kahit ano paman. Basa ka ng salita ng Diyos. Pagdating ng 4:30 or 5, yun naman yung oras ng kaming dalawa ay nananalangin. Nakakatuwa ho kasi walang mahalaga sa asawa ko kundi yung oras na siya ay nasa pakikipagniig sa Panginoon. Bakit to? Sabi ko, minsan sinasabihan siya, bakit hindi mo pag-aralang matulog na mas late? Kaya lang, priority ho ng asawa ko yung matulog na maaga para pagising niya ng madaling araw, wala hong istorbo. Wala hong pwedeng gumulo. Wala hong ingay. Yung talagang panahon ay nandun lang sa Panginoon. And that's true for all of you. Kaya kami ho maaga, pag kayo ho, itinan niyo yung aking mga pinupost, alas 3, alas 3:30, nandun na yon, nakapost na yon. Ano yung pagpapasakop? Kung tayo po yung nagpapasakop sa Kanya, anuman ang mangyari sa buhay natin, tatanggapin natin ng may pasasalamat. Kasi siya ang nasusunod sa ating buhay. Of course, minsan mahirap. Ano po? Minsan may mga bagay na hindi natin maintindihan bakit nangyari. Hindi pwedeng magpasakop ang isang tao ng walang pagtitiwala. Kung nagtitiwala tayo, kakapitan natin ang kanyang mga pangako na ang lahat ng nangyayari sa atin ay para sa kabutihan natin. Maliwanag naman ho yan sa Roma 8:28, di ba? Alam natin na ang lahat ng mga bagay ay magkakalakip-lakip na gumagawa para sa kabutihan nila na mga umiibig sa Diyos, sa kanila na mga tinawag ng Diyos ayon sa kanyang layunin. Ang ating connection sa Diyos, tayo ay konektado na, tayo ay dapat manatili upang mamunga, at pangatlo, tayo po'y inutil o walang silbi kung disconnectado sa Kanya. Sabi ho niya mismo,
tininta ko ho yung ano ba yung pinakamahal na telephone. Nagulat ho ako. Most expensive phones in 2020. iPhone 4 Diamond Rose, $8 million. Wow. Gold Striker iPhone 3GS Supreme, $3.2 million. iPhone 3G King's Button, $2.4 million. Gold Vish, so on so forth. Ano yung itsura niyang iPhone 4 na yan, Diamond? Ito ho pala yung pinakamahal na iPhone, no? Most expensive iPhone in the world. $8 million! Can you imagine? $8 million? Pero ito ang katotohanan. Gano'n man ho kamahal ang inyong telepono, kahit kung sabihin natin na pinakamahal pa yan, it's useless without the battery, without the power. It's useless without the signal. Di ho ba? Ang mahalaga ho yan, mayroong power. Ang mahalaga dyan, may signal. Di ho ba? May connection tayo sa Panginoon. Ang sabi ho ng Panginoon, ang nananatili sa akin. At yun ho yung, kumbaga, signal. At ako sa kanya, siya ho yung magbibigay ng power, ay magbubunga ng sagana, sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, hindi kayo makagagawa ng anuman. Ito ba may kinalaman sa bunga o pagiging kawangis ng Panginoon? Wala ho tayong pwedeng ipagmalaki. Wala tayong kakayahang baguhin ang ating sarili. Walang kabanalan na ganang atin. Ang bunga po ay galing sa Diyos. Wala po tayong ambag dito. Siya ho ang nagbabago sa atin. Wala tayong anumang pwedeng ipagmalaki. Wala tayong kakayahang baguhin ang ating sarili. Walang kabanalan na nagmumula sa atin. Kung palalawakin natin itong sinasabi ng Panginoon na wala kayong magagawa, siguro kung isasama natin sa bunga, yung bunga ng gawain, yung paglilingkod, yung hong disconnectado sa Diyos, wala hong paglilingkod na magiging katanggap-tanggap sa Kanya. Subalit kung konektado tayo sa Kanya, anong sabi ron? Tayo ay mamumunga ng sagana, hitik, kumpol-kumpol, parang ubas. Ganda hong tingnan, di ba? Siguro pag nakakita ho kayo ng ubasan na ganyan, ang ganda hong tingnan. So, konektado tayo sa Diyos. Ang ating connection ay sa Diyos. Ang ating connection sa Diyos, pangalawa at panghuli, ang ating connection sa iglesia. So, mahalaga ho yung connection sa Diyos kasi wala hong saysay yung connection sa iglesia. Hindi ho magiging maayos yung connection sa iglesia kung hindi maayos yung connection natin sa Diyos. Yun hong connection natin sa iglesia ay nakasalalay sa lakas ng connection natin dun sa ating Panginoon. Eh, ano hong sinasabi? Siguro tinanong natin, ang Diyos ang nagdisenyo ng iglesia, di ba? Sabi sa Matthew 18, doon sabi niya, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, you are the rock. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Hindi makakapanaig sa kanya ang tarangkahan ng Hades. So yung iglesia, alam natin, ang Diyos ang nagtayo niyan, si Kristo mismo. Alam natin ang ibig sabihin ng iglesia. Very basic, alam na natin yan, lagi natin naririnig. Galing sa salitang iglesia, which means called out, tinawag. So ibig sabihin, of course, alam natin na ang iglesia ay hindi yung building, ang iglesia yung mga tinawag na tao. Nung panahon kasi na yon, pag meron hong pasabi ang hari, wala namang TV, wala namang satellite, wala namang mga microphone. So ang gagawin nila, hihipa nila yung trompeta para lumapit yung mga tao at sila yung magsasabi ng pasabi ng hari. Ito ho yung tinatawag na iglesia. Yung pagsasama-sama ng mga tao. Hindi ho dinisenyo ng Diyos na ang mga anak niya ay magkanya-kanya. Hindi ho yun ang design ng Diyos. In fact, sabi niya, nais ng Diyos na tayo ay maging isa. So, ang Diyos ang nagdisenyo ng iglesia. At ginawa ng Diyos na tayo ay maging konektado sa isa't isa. Konektado tayo bilang iglesia sa isa't isa. Sabi po sa Roma 12:4-5, kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba, ang mga gawain ng mga ito, gayon din naman
kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Pakisabi sa katabi, kapatid, kabahagi kita. Or ikaw ay kabahagi ko at ako ay kabahagi mo. Pakisabi nga, ikaw ay kabahagi ko at ako ay kabahagi mo. Yun ho ang gusto ng Diyos. Tayong lahat ay konektado sa isa't isa. Whether we like it or not, ginawa niya tayong katawan, ang katawan ni Kristo. 1 Corinthians 12:14. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi nag-iisang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tenga, hindi ako mata, kaya hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tenga lamang ang katawan, paano ito makakaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan maituturing na katawan. Ngunit ang totoo ay marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina ang siya pa nga ang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala natin hindi ganong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahagi hindi likas na maganda ang siya nating higit na pinapahalagahan. Hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Ngunit nang isaayos ng Diyos ang katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi gaanong marangal upang hindi magkaroon ng pagkakabahabahagi. Sa halip ay magmalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayo ngang lahat, ang iisang katawan ni Kristo at ang bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Tayo ho'y bahagi ng katawan ng Panginoon. Nang tumanggap tayo sa Panginoon, automatic, naging bahagi tayo. Hindi ho, nagkataon lamang na kayo'y kabahagi ng BBCC. Disenyo ho yan ng Diyos. Nilagay kayo na ng Diyos dyan. Efeso 4:16, sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula sa Kanya. Ugnay-ugnay tayo, whether you like it or not. Ang katabi mo ay kabahagi mo at ikaw ay kabahagi ng katabi mo sa kabila. Tayo ay kabahagi ng lahat. Sabi ko nga, kapatid, kabahagi mo ako. Hindi ako pwedeng basta umalis at hindi makibahagi sa gawain ninyo kasi lahat tayo ay dapat sama-sama. Panghuli na po ito. Nais ng Diyos na paglingkuran siya ng buong iglesia. 1 Corinto 12:28, naglagay ang Diyos sa iglesia, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba-ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro, hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga himala, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba-ibang mga wika, o magpaliwanag ng mga wikang ito. Ngunit buong sikap ninyong hangarin ang kaloob na mas dakila. Mga tagapangasiwa at mga nagsasalita sa iba-ibang mga wika, hindi lahat ay propeta o guro, hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng himala o magpagaling ng mga may sakit. Iba-iba ho tayo ng binigay ng Diyos. Sabi nga doon sa Efeso 4:11, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba naman yung mga propeta, ang iba yung mga ebanghelista, at ang iba yung mga pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Gusto ko bigyan ng pansin yung huli, no?
kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi. Lumalaki ang katawan at pinapatatag dito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Bawat isa ay may tungkulin, bawat isa ay may kaloob, bawat isa ay may gawain. At may mga iglesia nang hindi lumalago. Bakit? May mga bahagi na hindi gumagawa ng dapat niyang gawin. Pakitanong yung katabi. Kapatid, kumusta ka? Nagagawa mo ba yung bahagi mo? Nagagawa mo ba yung bahagi mo? Titingnan ko po anong connection ito doon sa ubas. Tingnan ko yung picture ng ubas. Ito ho yung vine, yung malaki. At ito ho yung mga sanga. Pero within the vine, may malalaking sanga na doon nakakonekta yung ibang maliliit na sanga. Sabi ko, siguro parang iglesia, ano? Hindi ibig sabihin na yung ating connection sa Diyos ay sa pamamagitan lamang ng iglesia. Hindi naman yun ang gusto kong puntahan. Pero ang gusto kong puntahan, ang emphasis is, may bahagi yung malalaking sanga. Siguro yun yung iglesia. At tayo ay inilagay doon para tayo maging kabahagi ng iglesia. Kaya ulitin ko, hindi ho aksidente na kayo ay member ng BBCC. Ito ho ay disenyo ng Diyos. Ito ho ay disenyo ng Diyos. Parang malaking sanga, no? Lahat ng sanga ay direkta nakakabit sa puno, pero may bahagi ang malaking sanga kung saan nakakonekta ang maliliit na sanga. Iho ba? Anyway, konektado tayong lahat. Bahagi ng iglesia. Kung hindi natin ginagampan ang ating tungkulin, naapektuhan ang lahat ng kabahaging nito, no? Sa akin hong pagtatapos, gusto ko kayo kumustahin. Kumusta ho ang connection ninyo sa Diyos? Kumusta ho ang connection ninyo sa iglesia? Ulitin ko yung sinabi ko kanina. Ang inyo pong connection sa iglesia ay malaking nakadepende sa inyong connection sa inyong Diyos. Sa inyo pong Diyos. Kumusta ho ang inyong mga connection? Malinaw ba? Mabilis ba? Hindi na ba kailangan umakyat sa puno para makakonekta? So ito ho yung laman ng mensahe. Konektado, Juan 15:5, ang ating connection sa Diyos. Tayo ay konektado na nung tayo tumanggap sa Panginoon. Tayo ay dapat manatili upang mamunga. At tayo ay inutil, walang silbi kung diskonektado sa Kanya. At ang ating connection sa church or sa iglesia, ang Diyos ang nagdesenyo ng iglesia. Ginawa niya tayong konektado sa isa't isa. At nais ng Diyos na paglingkuran siya sa magitan ng iglesia at ng buong iglesia. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyo pong mensahe sa amin. Lord, we know ito pong mensaheng ito ay palaging naririnig. Pangkaraniwang mensahe. Pero maganda hong mapaalalahanan kami, Panginoong Diyos, ng aming connection sa inyo. At kung paano kami mananatili sa connection ito, na konektado sa inyo at yung amin pong connection din sa iglesia. Alam po namin na hindi kami aksidente na naging kabahagi ng BBCC. Ito po'y kalooban ninyo. Kayo ang gumawa nito. Kayo ang naglagay sa amin dito, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa na maging matapat. Marahil pong salamat. Purihin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen.